Pinagpalang araw sa iyo, kapatid. Halina at mag-devotion tayo. Sa araw na to, tingnan natin pagbulay-bulayan ang pagpa-fasting at pananalangin. Ika nga, prayer and fasting is very significant kasi it's like parang plugging in doon sa power na kailangan natin kung kailan tayo nanlulumo or kahit hindi nanlulumo, ito ay anticipative para hindi tayo manlumo. Sinulat ni Dr. Luke sa Acts chapter 13 verses 2 and 3. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So habang sila ay sumasamba, dumadalangin, nananalangin at hindi kumakain or nagfa-fasting, no, naging sensitive sila sa Holy Spirit at nadinig nila ang sinabi ng Holy Spirit na ihiwalay daw si Barnabas or si Barney at si Saul na naging Paul, no, para sa panawagan na ipapagawa sa kanila specifically. At alam naman natin yan, that is to go after the Gentiles. Then after fasting and praying, yun, nilay hands na nila si Paul at si Barnabas at sa kanila pinadala sa mission. So, yung sensitivity mo sa Holy Spirit is brought about ng prayer and fasting. So, kung manonood ka ng Netflix the entire day, I don't think magiging sensitive ka sa Holy Spirit. So, prayer and fasting is very, very important. No? Naalaman nila na kailangan nilang iset apart or ihiwalay, no, for holiness si Barney at saka si Saul for the work to which, no, they are being called by God specifically. Alam mo ba na ikaw ay tinawag ng Diyos specifically para sa isang trabaho o sa isang ministeryo? Ang maganda dito, pinakita doon na God does not speak louder when we fast, but we begin to hear Him better. Alam mo yun? Kumbaga, mas sensitive tayo. Hindi, parehas lang yung salita niya habang nag-fast tayo o hindi. Kumbaga, same tone. Halimbawa, Barnabas, Paul, pumunta kayo dito sa lugar na to. So, since madaming gulo, madaming ingay, hindi natin madinig. Pero nung naging tahimik na tayo, nag-pray tayo, nag-fast tayo, nag-ayuno tayo, nag-focus tayo sa Lord, same tone lang din yung sinabi. O Barnabas, Paul, punta kayo dito. O pinapadala kayo sa lugar na to. And then, napakinggan natin kasi mas sensitive na tayo. Importante ang pakikinig sa Holy Spirit. At mangyayari lang yan kung tatahimik ang katawang lupa natin. At yun ay sa pamamagitan ng prayer and fasting. Fast not only from food, fast also from the following, Netflix, mga TV, mga teleserye na sinsubaybay natin, sa Facebook na kumakain na maraming oras ng tao, YouTube, Instagram, yung pag-i-stalk sa mga artista, tigil-tigilan muna, Twitter, yan, kumbaga pagmamarites, online, video games, no? Mga Mobile Legends, mga novels na binabasa natin, etc., etc. Kung diyan nakafocus ang ating sarili, ay mahirapan natin mapakinggan ang Diyos. Right? So, sana sa gabi na to, o sa araw na to, o sa umaga na to, sa hapon na to, matutunan natin, meron tayong natutunan na importante na tayo ay mag-ayuno, tayo ay makinig sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer and fasting. Yan ang pagbulay-bulayan natin, no? Isipin natin mabuti yung sinabi ni Dr. Luke sa
sa Book of Acts, no, na maging matalas sa pakikinig sa Panginoon, sa Holy Spirit, sa magitan ng prayer and fasting. Pagkatapos ito, inaanya kita, manalangin ka, tanungin mo, Panginoon, no, paano ka magfa-fast, paano masisimulan. Kung di mo alam, eh, puntahan mo ang iyong mga pastor, alam nila sigurado at kagabayan kanila. Alright? Magandang buhay sa inyong lahat. So hanggang sa muli, kita-kits tayo bukas. Bye!